Napilitang magtapat si Ao sa dati niyang yaya na si Nana Dora na naging biktima siya ng panggagahasa at kaya nakipagkasira siya sa kanyang nobyo. Si Martin naman ay halos mag-amok sa matinding galit nang mabatid ang sinapit ni Ao. Kasunod yun, tiniyak ng papa ng dalaga na gagawin niyang lahat para makilala at mapagbayad ng mahal ang nang-rape sa kanyang anak. Ating ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kananan sa Pilipinas, DZRH. It is RH 11, Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito na bagsa, ano ang katotohanan? Ipinatawag niya raw ako sa kag... Buti na parito ko agad sa opisina ko, Martin. Hindi ko maaaring isa-isang tabi ang pasabi niyo sa akin. Alam kong abala ka. Maraming kliyente ang tulad mong mahusay na investigador. Kayo ang unang priority ko, sir. Salamat kung gano'n. Ano ang may paglilingkod ko? May tutulong ko? Alam mo na siguro ang masamang sinapit ng anak kong si Ao. Nabalitaan ko sa nanay ko. Yun ang dahilan. Kaya kukunin ko ang serbisyo mo. Gusto niyong trabahuhin kong nanggahasa sa inyong anak? Oo. Handa akong magbayad sa iyo ng malaki. Makilala ko lang at magbayad ng mahal ang nagsamantala kay Ao. Kahit kung tutusin, hindi ko dapat gawin yon. Ano ang gusto niyo sabihin? Napamahal na sa akin si Ao. Natural lamang ho na mapamahal sa inyong sarili niyong anak. Hindi ako ang dapat gumante sa gumawa ng masama sa kanya. Dahil may batas po tayo na dapat magparusa sa mga nagkakasala. Hindi lang yun. Sir Greg. Alam kong wala akong karapatang ilagay ang batas sa aking mga kamay, Martin. Pero kapag nakilala ko ang lumapastangan kay Ao, baka mapatay ko siya. Alis na ako. Karalating mo lang. Aalis ka na naman, Martin. Kailangan ko. Para madali kong matapos ang ipinatatrabaho sa akin ni Sir Craig. Wala nang makipagkita ka sa dati kong amo. Kaya halos hindi ka na matigil dito sa bahay. Ayoko kong mapahiya kay Sir Craig. Dahil nagbigay na siya sa iyo ng down payment. Bukod ko doon, gusto kong magkaroon kagad ng ustisya nangyari kay Ao. Awa nga ako sa dati kong alaga. Awang-awa rin ho ako sa kanya, inay. Kapag tinatawagan ko siya, lagi siya napapaiyak. At parang gusto kong sisihin ang sarili ko. Bakit mo sisihin ang sarili mo sa nangyari kay Aw? Wala ho akong nagawa para maipagtanggol siya. Pero sino naman na mag-aakala na may lalaking sasamantalahin na pag-alis sa mga magulang ni Aw para pasukin siya sa kanyang kwarto? Paamuyin ang pampatulog at pagsamantalahan. Pero kahit hindi ko hunay pagtanggol si Ao, gagawin kong lahat para makilala at maparusahan ang nanggahasa sa kanya. Mangyayari na mangyayari. Hello, Nana Dora? Ao, kumusta ka na? Oh, umiiyak ka na naman. Nana Dora, kahit ilang araw na po ang nakakaraan na pasukin ako dito sa kwarto nang hindi ko nakilalang lalaki, hindi po mabura sa isip ko ang nangyari sa akin. Anak, makakalimutan mo rin yun. Madalas hindi ako makakain.
Hindi ako makatulog. Dahil sa pag-iisip ko bakit nangyari sa akin yun. Wala naman po ako inaargabyadong ibang tao para gantihan ako at pagsamantalahan ng kahit sino. Maalalanta din kung sino mo na mas ba sa'yo. Papaparusahan din siya. Paparusahan man po ang nag-rape sa akin. Hindi na po may babalik ang dangal ko na sinira niya. Habang buhay na po magiging dungi sa aking pagkatao, ang pagiging isa kong rape victim. Kaya, para ko nang gusto mamatay na natulang. Huwag ka huwag na ganyan, ha? Gusto ko na po mamatay. Champion Superpower. Martin, ano nang balita? Nagsagawa na ko po ng mga nararapat kong gawin kaya tinawagan ko kayo, Sir Craig, para makakuha po ng mga kinakailangang katibayan laban sa suspect na nag-aasa kay Al. May pinaghihinalaan ka na ba? Meron ako, Sir. Sino? Saka ko na ko sasabihin sa inyo, isiguruhin ko ho muna na makakakuha ko ng pinakamagandang ebidensya laban sa taong pinaghihinalaan ko. Ano ba ang pinakamagandang ebidensya laban sa suspect na sinasabi mo? Ang direkta ho niyang pag-amin o pagtatapat. Meron ba namang aamin sa ginawang krimen? Depende ho sa style ng isang investigator. Kinakailangan gumamit ako ng psikolohiyal na diskarte gaya ng panlalansi, panlilinlang at kasinungalingan upang mahikayat o mapilitan ang suspect na umamin. Oo, nakaalam ng dapat mong gawin. Magtiwala kayo sa akin. Gawin mo ang dapat, Martin. At madaliin mo ang trabaho mo. Gagawin ko po yan, sir. Bukod sa pinag-usapan nating kabayaran, bibigyan pa kita ng dagdag na pabuya. Makilala ko lamang ang lalaking may malaking atraso kay Au. Greg! Sige na, Martin. Tawagan mo na lang ako agad kapag may development na. Opo, sir. Bye. Oh, ano iniiyak mo? Narinig ko. Kausap ni Au sa cellphone si Nana Dora. Hmm. At sinabi niya sa tatay niyang yaya na may masamang nangyari sa kanya. Kaya gusto niya nang mamatay. Sabi lang ngayon. Paano kung totohanin niya pagpapakamatay? Hindi na nating kasalanan yun. Greg! Huwag kang masyadong mabahala dahil baka kung ano mangyari sa'yo. Baka sa halip na si Au, ikaw ang mapasama. Oo. Ang mamatay dahil sa labis na pag-aalala sa hindi mo naman tunay na anak. Si Au. Si Au! Nagmamadali siyang pumasok sa kanyang kwarto. Baka narinig ni Au yung sinabi mong hindi natin siya tunay na anak. Martin? Nga, James. Kahit nakasuot ka ng cap at dark eyeglasses, pamilyar ka sa akin. Dahil ilang beses na tayo nagkaharap. Bakit parang matalim ang tingin mo sa akin, James? Ikaw ang tatanungin ko, Martin. Bakit kanina ko pa napapansing palihim mo akong sinusundan sa kalye? Bilib naman ako sa lakas ng pangamoy mo. Sa bagay, talagang likas na malakas ang pangamoy ng may nagawang kasalanan. Wala akong nagagawang kasalanan. Ano wala? Natitiyak kong ikaw ang nanggahasa kay Au. Ano? Umamin ka, James. Ikaw ang nanggahasa kay Au, hindi ba? Hindi ba?
kabila ng paniniyak ni Martin, hindi umamin si James sa bintang ng investigador. Si Au naman ay nagkulong sa kanyang kwarto at ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kunanan sa Pilipinas, DZRH, ito sa RH 11 Ray Sibayan, tuloy-tuloy sa pagpapalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino, dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Au! Buksan mo itong pinto! Anak, bakit ka umiiyak? At bakit ayaw mo ko pagbuksan ng pinto? Kung hindi pa ako gumamit ng master key, hindi ako makakapasok dito sa kwarto mo. Ma, pag-iusap. Gusto ko mapag-isa. Pwede ba naman kitang pabayaan mag-iiyak dyan at magkulong dito sa kwarto? Matitiis ba naman kita? At saka mayaalis mo ba sa akin nang hindi mag-alala sa'yo? Anak kita, dugo ng aking dugo. At laman ng aking laman. Mahal kita, anak. Maaring mahal niyo nga po ako, Mama. Dahil nadam ako bumula sa aking pagkabata na minahal niyo ako bilang inyong anak. Oh, kahit hindi ninyo ako kaano-ano. Ha? Huh? Ano ba yung pinagsasasabi mo? Huwag na kayo magmamaangan pa, Mama. Narinig ko mismo sa bibig ni Papa na hindi niyo ako tunay na anak. Oh, oh. Naampo niyo lang ako. Aw. Magtapat kayo sa akin, Mama. Kanino ako anak? Sino po ang tunay ko, mga magulang? Naluloko ka na ba, Martin? Ikaw ang naluloko, James. Kung inaakala mong malulustan mong ginawa mong pang-rape kay Au. Bakit ko naman raripin si Au? Girlfriend ko siya. Para masiguro mong hindi na siya maaari magkagusto sa iba. Para hindi na siya maagaw pa ng iba sa'yo. Hindi ko magagawa sa kanyang ibinibintang mo sa akin. Anong hindi? Aaminin mo nga pang nalulugi ang ibang negosyo ng mga magulang mo? Kaya gusto mong masigurong magkakatuluyan kayo ni Au? Para hindi sumablay ang target mong masampid sa yaman ng kanilang pamilya. Wala kang katibayan sa pinagsasabi mo sa akin. Sa pag-iimbestiga ko, konkreto ang ebidensya ko laban sa'yo, James. Kaya umamin ka. Nag-aaksaya ako ng oras sa'yo. Huwag mo akong talikuran. Bitiwan mo ang braso ko, diba? Bitiwan mo ko! Hindi kita bibitiwan hanggat hindi ka umaamin sa pang-rape mo kay Au. Ganun ah, ayaw mo akong bitiwan. Hindi lang ikaw ang marunong manuntok. Ako rin, ha? Kahit pa detective ka, hindi kita atrasan! Ang pag-aaway ni na James at Martin. Mga nagsiganap, Bobby Cruz.